Istorya, kwentong Pinoy Horror Story. Ang susunod nating kwento ay ang Anak. Namamasyal kami ng mama ko sa isang mall sa Maynila. Madalas kami sa mall na ito dahil kamag-anak ko si Mark. Nang magkita kami minsan, niyaya niya kami sa office at may ikukwento siya tungkol sa isang nawawalang bata. Lingid sa kaalaman ng tao, madaming kababalaghan ang nangyayari sa mall na ito. Minsan, ginugulo ang opisina niya o madalas na may nabasag na elevator panel. Pero itong kwento niya ay halos hindi niya daw talaga makakalimutan. Ang kwento ni Mark, may bata raw na nasa customer service isang araw at sinabing nawawala siya. Ipinapage nila ang guardians ng bata at agad naman tinulungan ni Mark ang bata at hinayaan namang mag-stay muna sa office para hindi magkaroon ng trauma. Paging the parents of lost boy 6 to 7 years old, wearing a red and white striped t-shirt, black shirt pants and black shoes, please proceed to the security office. Dahil halos maghapon nang nasa security office ang bata, napagpasyahan ng admin na dalhin muna ito sa isang play booth para maaliw ito habang hinahanap ang magulang niya. Walang makuwang impormasyon ng mga nurse at security head sa paslit. Hindi tuloy nila malaman ang bahay niya o ang description man lang kung saan ang kanyang ina o ang kanyang magulang at kung saan din ito nakatira. Magsasarado na ang mall at wala pa rin ang magulang nito. Napagdesisyonan na nila na magstay ang bata muna sa bahay ng security head. Pero bigla nilang naisip na baka biglang balikan ang bata sa mall ng magulang niya. Kaya naghintay na lamang sila. Pinakain nila ang bata pero ayaw niyang kumain. Nakatulog na lamang ito sa kama ng klinik. Kinabukasan, dahil halos isang araw na sa kanila ang bata, ipinatawag nila ang barangay captain at ang social worker ng munisipyo. Nang puntahan nila ang bata sa klinik, wala ito. Hinanap nila sa mall ang bata pero hindi nila ito makita. Nasaan na kaya ang bata? Mga bandang 11 AM, nakita nila itong muli sa hagdanan na tunad lang ng pwesto niya kahapon. Kinunan siya ng litrato para ipakita sa TV at baka may nakakaalam kung sino siya. Sinama ni Mark ang bata para maaliw sa mall habang iniimbestigahan ang kanyang identification. Iniwan muna siya ng social worker para i-process ang kanyang transfer. Ngunit napansin niya lang bigla na nang dumaan sila sa isang TV display setup na may live camera, wala siyang kasamang bata. Bumalik ulit sila sa tapat ng camera at wala pa rin ang figura nito. Pero hawak niya ang kamay nito. Agad na tumayo ang kanyang buhok sa batok. Dinala niya ang bata sa security office. Naalala kasi niya yung batang iyon ang laging nagpapakita sa office niya at nang gugulo ng kanyang mesa. Tumawag din ang social worker ng munisipyo. Nagkaroon daw ng diferensya ang kanyang digicam dahil walang image ng bata ang nakita sa litrato. Hindi na ipinagtaka ito ni Mark dahil sa nakita niya sa tapat ng appliance store. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ni Mark. Tinanong niya ang bata kung siya ang nagbabasag ng elevator panel. Sinabi niya na hindi daw siya yun. Ang kasama niyang lalaki na nasa itaas lagi ng elevator daw ang gumagawa nun. Dahil sa hindi sinasabi ni Mark ang mga insidente sa hindi paglito ng bata sa mga kamera, ay walang idea ang mga secu kung ano at sino ang bata. Dinala niya ang bata sa security office. Ipinalabas niya lahat ng security tapes na kung saan nakita ang bata. Hinintay nila magsara ang mall bago sila kumilos para malaman talaga ang kwento ng bata.
Pagdating nila ay sinabihan nila si Mark na siya na lamang ang makikipag-usap sa bata. Kaya pinaupo niya ang bata sa conference room at sa labas naman ay ang social worker. Napansin niya na biglang tuliro ang bata at parang hindi mapakali sa pagkakaupo niya. Sinabi na ni Mark ang tungkol sa nakikita niya sa bata. Tinanong niya ang bata kung ano ang huling natatandaan niya tungkol sa kanyang magulang. Misto lang nakapikit ang bata nang sinabi na hindi niya masyadong tanda ang mga bagay-bagay. Pero alam niya na sandaling panahon lang niya nasulyapan ang kanyang ina. Pinadescribe ni Mark ang itsura ng kanyang ina at ang natatandaan lang daw niya ay maputi at maganda ito. May buhok na lagpas ng balikat. Ang kanyang ngiti ay maganda. Lagi siyang nakangiti kahit na matigas ang ulo nito. Nagkakamot ng ulo ang bata nang nagkukwento tungkol sa ina niya. Lalo na sa pagbili sa kanya ng ice cream kahit ayaw na ayaw ng kanyang ama. Nagkaroon ng idea si Mark at pinadescribe sa bata ang kanyang ama. Tumayo ang bata at nagpunta sa cubicle ni Mark. Itinuturo ang isang litrato. Nang makita niya, laking gulat ni Mark na siya ang ama at itinuturo ng bata. Nilabas ni Mark ang litrato ng kanyang asawa at sinabi ng bata, "Mama ko." Nanlambot si Mark dahil wala siyang alam na may anak siya na ganun edad. Agad na tinawagan ni Mark ang kanyang ex-wife. Tinanong ang tungkol sa bata at idinescribe niya ang itsura nito sa kanya. Hindi siya nakapagsalita agad pero nalaman din sa huli na ang bata ay talagang anak niya. Bago magkahiwalay ang mag-asawa at nagpunta ng abroad si Mark ay buntis na ang kanyang ex-wife at labis na lungkot si Mark sa kanyang mga nalaman. Umiyak ang kanyang ex-wife. Hindi niya akalain na hanggang ngayon ay nasa tabi niya ang bata at hindi sila nilulubayan. Biglang naalala ni Mark ang bata. Simula nang ikinasal siya at nagkaroon ng anak, lagi na lang siyang nakakarinig ng boses ng bata at may nakikipaglaro sa kanyang mga anak na si Erin at Eric. Pero wala silang nakikitang mag-asawa. Umalis siya ng mall at pumunta sa bahay ng kanyang ex-wife. Nasa puntong iyon ay nasa sala at lumuluha. Nagpakita ang bata at sinabi na ang gusto lang naman niya ay magkabati sila. Pero nang ipaliwanag ni Mark ang sitwasyon, tumalikod siya at umupo sa isang silya sa sulok ng bahay. Sinundan siya ng kanyang ex-wife at sinabi na mahal pa naman niya si Mark pero hindi na pwede dahil may bago ng pamilya si Mark at meron na rin kinakasama ang kanyang ex-wife. Wala nang pag-asang magkabalikan sila pero hindi naman ibig sabihin nun ay hindi na sila magkakaayos. Nagpaliwanagan ang dalawa hanggang sa dumating ang kinakasama ng kanyang ex-wife. Sumali na rin ito sa usapan at inabot sila ng umaga sa kakakwento at wala namang problema na nangyari. Kinabukasan, pinuntahan nila ang libingan ng kanilang munting anghel at inalaya ng dasal. At magpasa hanggang ngayon ay kasama pa rin ni Mark ang bata at minsan nga ay nakikipag-usap ito sa kanya. At dito nagtatapos ang ating kwento.